So, what is up sa inyo mga katangos at isa na naman panibagong gabi ng ating pag-uusap. Hindi, huwag yan. So, what is up sa inyo mga katangos at ito na naman tayo ngayon, nagbabalik tayo sa isa na naman panibagong usapang katangos na gaganapin ngayong araw. Kasi mga katangos, no, mayroong isang kaibigan na nag-request, no, para ilathala sa inyo, ipaalam sa inyo yung about dito sa rumor, mga katangos, na meron daw magaganap sa 2021 na changes ng policy ni YouTube. Well, nagbasa-basa na rin ako, no? Nagbasa-basa na rin ako sa internet, sa YouTube Help, sa Google Help yata yun. Ano na yan, di ko alam kung ano yung pinaka-exactong ano. Pero yun yung doon lumalabas yung mga policies and something. Ganyan. So, tinignan ko siya, nagbasa-basa ako. About naman dun sa rumor, mga katangos, na kumakalat, di umalo, no, sa internet, ay sobrang dami ng mga YouTuber, no? So, sobrang dami ng mga YouTuber na nagpapakalat ng ganitong statement is wala naman talaga. Actually, walang katotohanan yung lahat ng mga sinasabi nilang merong policy na magaganap, may magbabago sa policy ni YouTube, no? Siguro policy lang nila yun, hindi na policy ni YouTube. Kasi kung alam niyo lang mga katangos, no, meron isang statement na nakalagay doon. Kapag sinearch mo mismo yung site na yon, then parang kapag nag-search ka about doon sa topic na to, yung rumors about sa changes, yung 10,000 subscribers and 5,000 watch hours na sinasabi, ay walang lalabas. Actually, meron isang statement doon mga katangos na nakalagay ay walang katotohanan. Ayan, papabasa ko sa inyo guys para... Pero malaman nyo. Yun, ayan yung nakalagay guys, no? Wala silang nailalabas na statement na magbabago ang policy ni YouTube, no? Meron pang isa, no? Meron pang isa ako na nakita. Ang alam ko, comment eh. Comment ng isang netizen mula sa ibang bansa na sinasabi niya na rumor lang talaga and wala talaga siyang katotohanan, no? Ginagamit lang ng mga YouTubers yung ganitong klase ng topic para makagain ng views and subscribers. Well, sa nakikita ko, tama. Di ba? Tama siya. Ginagamit ng isang YouTuber yung topic na to dahil alam nila, no, na most viewed itong mga ganitong klase ng topic. Dahil parang sobrang, sa sobrang dami na ng YouTuber sa buong mundo, syempre, nagiging aware sila dito. At sa dami ng YouTuber, hindi naman lahat, hindi halos lahat, ay monetized. Diba? So parang nagiging aware sila mga katangos, no? Nagiging aware yung mga YouTubers about dito sa topic na to, no? Then parang nililito lang nila. Sa akin kasi, wala naman sa akin yung pagpalit ng policy ni YouTube. Kasi kung talagang alam mo sa sarili mo na kaya mo, kahit maghabayan, kahit tumagal yan, kahit mag-iba pa yan, eh mas panalo ka kasi talagang tiwala ka sa sarili mo eh. Well, medyo nalalayo na tayo sa topic mga katangos. Ay, base dun sa mga statements na pinabasa ko sa inyo mga katangos ay walang katotohanan yung mga pinagsasasabi nila. Well, ito na, pinakita ko na sa inyo yung pinakatotoo. Ito, papakita ko ulit ha, para approve. So yun mga katangos, nakita nyo na. Ayan, ayan yung mismong detalye. Yun yung mismong nakalagay sa site na yun mismo. No? Ilalagay ko sa description box mga katangos para basahin nyo na lang. So yun mga katangos, siguro ang lesson na nalaman ko dito about dito sa mga ganitong klase ng usapan ay huwag na lang tayo siguro masyadong maniwala, no, sa mga sabi-sabi, sa mga pinapakita ng ibang YouTubers or ano, dahil hindi ko man nila lahat, pero halos lahat sila mga katangos is nagsisinungaling. Ginagamit lang nilang topic na to para makagain ng maraming viewers, no? Gumagawa sila ng fake news, no? Dahil alam nilang marami ng YouTubers sa buong mundo, buong Pilipinas, no? Gumagawa sila ngayon ng video na about dito sa maling informasyon na nakikita nila sa ibang YouTuber na kinagaya nila at ginagawa lang nilang ano. Kumpara sa akin na, kung sa nakikita ko, well, ayos.
no? Pero kung papaulit-ulitin mo na alam mo naman na siguro sa sarili mo na hindi talaga siya totoo, gagawin mo pa, 'di ba? Eh iyon yung masama, 'di ba? Kasi ginawa na nung isa, ginaya mo pa, 'di ba? Imagine mo 'yun, parang ganun. So ako na mismo ang nagsasabi, mga katangos, na hindi talaga siya totoo. Totally, hindi talaga siya totoo. Hanggat hindi siya lumalabas sa policy ng YouTube, no? Hanggat hindi siya ina-announce ng mismong YouTube or ng Google, ay hindi siya totoo, no? Malalaman nyo yan kapag legit siya or hindi. So yun, mga katangos, siguro meron tayo na pulot na kahit papano dito sa video na ito, no? Na sana ay maging aral sa atin, no? Sa ating lahat, na huwag na natin gagayahin yung mga content na talagang mali, no? Tulad nito, yung paggawa ng fake news, no? Marami nang nakukulong dito, kaya tigil-tigilan nyo na yan ang sasabi sa inyo. That's all for this vlog, mga katangos, and I hope mag-subscribe kayo sa channel ko, and mag-comment lang kayo kung ano yung mga gusto nyo pang topics na gustong pag-usapan. So, that's it for this vlog, mga katangos. Thank you so much for panonood, and bye-bye.